Kakapasok lang sa wakas, nagsalita na Gloria, sinampal ng katotohanan si PBBM Tambaliza na Taranta. Si Gloria. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ng ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Unahin natin dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Ano yun? Nung na-demot si PGMA na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pag-demote ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon sa galit ni Viti Sara, nag-resign siya sa partido, lakas si MD. At the same time, yun na, naipanganak yung tambaluslos na bansag. Diyan din kasi nagsimula yung problema no, kay Gloria, parang ano, pinagtanggol ni VP Sara si GMA. Okay. Ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the Cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Ano? Kailang. Tipid eh, no? Tikom ang bibig ni VP Sara. Walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si PGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang mag-tandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Kaya nga hindi na siya nakapunta sa Maisog Rally sa Angles, Pampanga. May karamdaman. Kaya nga kahit anong isip natin na kahit marami ang gusto na tumakbo si FPRID ng ganito o ganyan, syempre medyo may edad na si FPRID. Ang kailangan lang talaga ni FPRID ngayon is mag-relax. Hindi na dapat siya nagkakaroon ng mga ganitong klaseng stress. Diba? Kasi kung papasok na naman siya sa politika, no, magsisenador siya, pinapatakbo siya sa senador, diba? Ang dami nga. Mahirap eh. Alam natin kaya ni FPRRD dalin yun. Kahit nga sino yung makipagbasagan sa kanya dun eh. Diba? Kayang-kaya niyang harapin nyo, kaya niya makipagpalitan ng salitaan dun. Kilala natin si Tatay Digong. Kaso nga lang syempre, yung mga stress sa trabaho na yun, bilang senador, o kahit naman congressman, kahit nga mayor eh, diba? Nakaka-stress din. Diba? Ang kailangan lang talaga ni FPRRD ngayon is syempre yung relaxation. Yung pagpapahinga, ganyan, na nagre-relax ka na lang sa bahay, gaya nung ginagawa niya dati pagkatapos niya maging presidente. Diba? Ganun na lang. Chill lang si FPRRD. Kaso nga lang talaga, binulabog. Kasi nga may nabasa akong comment na sinabi na mali yung pagkaka-analyst ako na hindi daw, parang dahil pinagtanggol ni FPRRD si VP Sara, dali niya na sinabi ko, kaya lumabas si FPRRD. Parang mas may nauna pa. Pero katunay, yun nga yung nag-comment. May i-correct din ako doon. No? Pero salamat doon sa comment. Siyempre, yun nga, siyempre, in-explain natin. Nag-explain pa. Ayun. Sa akin kasi, lumabas si FPRRD, sinabi niya nga na lumabas si FPRRD Bumanat kasi nga yung ganyan-ganyan, yung mga pondo-pondo ng mga nasa Kongreso, ganyan yung binabanatan niya. Ayun, parang doon siya lumabas. Pero para sa akin, kaya lang din naman na i-open siguro ni FPRRD yun. Dahil nga, yung anak ko, binabanatan nyo ng ganyan, gantong-gantong mga pondo-pondo. Kayo nga, yung mga pondo-pondo nyo, hindi alam saan napupunta. Ganun yung ina ni FPRRD nun, di ba? Kumbaga, kung pinoprotesta ng Congress yung, ng Kamara, yung confidential fund ni VP Sara, kumbaga, poprotestahin din ni FPRRD yung mga pondo din nila. Parang ganun, eh.
Ganun yung nangyari. Diba? Ngayon sa akin lang ah, ganun lang. Na to a point na mayroong mga nagpakalat ng fake news na pumanaw na daw siya. So, ay, totoo yan. May nagpapakalat ng ganyan na wala na daw si FPRRD. Sabi ko, naku, hindi mawawala yan. Oh. Baka nga umabot pa si FPRRD ng ano eh. Nang hanggang 2028 eh, di ba? Hanggang sa makatapos pa ng termino ng presidente ng 2028. Oo. Oh, alam mo, 2028, 2029. Diba? Umabot pa si FPRRD ng year 3000. No? Magulat kayo dyan. Kahapon ba yon nag-vlog na lang si Senator Bongo, sabi niya na, sabi ni PRRD, buhay pa ako. I'm old, but I'm still alive. Kaya yung mga nagpapakalat ng fake news na yan, humanda sila, baka mamaya kasuhan sila ng I don't know kung anong pwedeng ikakailang, wala namang binanggit niya kasuhan, basta buhay na buhay si PRRD, kaya lang dahil sa edad eh, as much as possible. At saka hindi naman ganun yung si FPRRD, nakakasuhan niya yung mga ganun, hindi siya ganun yung makaso, yung kasuhan kita, ganto ganto, di ba? Hindi katulad ng iba, konting kibot lang, kasuhan na kita. Si FPRRD hindi ganun, pinababayaan niya lang yung mga ganyan. Oh, malaya kayo magsalita, kahit pangit na sinasabi niyo sa akin, bahala kayo sa buhay. Ganon si FPRRD. Sports siya eh. Tinatanggap niya yung mga ganyan. Mag-ano na siya sa politika, hindi na masyadong maging prante. Baka ito pa ang rason na nag-resign na lang si BP Sara para si Tatay Digong magpahinga at ang mag-lead sa oposisyon, si BP Sara na plus. Okay, bantayan natin ito. Yun, maaaring may ganong senaryo din. Diba? Dahil alam naman natin si FPRRD may edad. Baka mamaya si VP Sara na yung magli-lead. Diba? Hmm. Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Totoo ba? Parang si PMC, no? Shout out to PMC, yung Pinoy Mystery Channel. Shout out po sa inyo. Si PJ May, kasi bata-bata pa si PJ May, mga ano bang edad? 70s. Malakas pa si PJ May. So, ito, sana mag-tandem PJ May and BP Sara sa ito na, election time na eh, 2025. Sigurado, gagalaw yung dalawa na yan. So, PJ May tapos BP Sara. Kumbaga, for president, BP Sara, vice president, PJ... Para sa akin ha, okay si VP Sara is president. Okay talaga, 101% thumbs up. Pero sa vice president ni VP Sara, PG, pasensya na po PGMA, ha? Pasensya na VP Sara, alam kong kaibigan niya si PGMA. Pero ako, wag naman. Ayoko, marang hindi bagay, no? Hindi maganda. Mas maganda kung magkakaroon ng Vice President si VP Sara, yung katulad din niya. 'Di ba? Yung katulad din niya. Kasi alam naman natin nagkaroon ng issue si PGMA, 'di ba? Merong mga hindi nagustuhan yung pamamalakad ni PGMA nung siya ay presidente, 'di ba? So, ang maganda diyan is iba naman, iba si General Macanas talaga. Oh. General Macanas, wag naman ganoon. Si General Macanas, idol ko din yan. Nire-respeto ko yan. Talagang isa din sa magagaling na vloggers. Pero General, ha, huwag naman ganon. Ayoko, please. Kayo mga katunay, gusto nyo ba na maging Vice President ni VP Sara sa PGMA? Ha? Pwede bang iba na lang? Diba? Iba na lang, huwag na yun. Okay, sino pang mga nagbigay ng payag? Senator Amy Marcos, sabi niya, my trust and confidence in our friendship and in your kindness and integrity remains the same. I am with you in every step of the way in this fight for our country. Okay? So, malaman din itong sabi ng kanyang BFF. May mga bumabatikos kay Senator Amy na parang salita lang daw, walang masyadong gawa. But then, when it comes to her
friendship with the Vice President. There's no question about it. Best friend talaga sila. And alam ko, hindi pababayaan ni Senator Aimee itong si VP Sara. Wala lang, naiipit lang. Torn between two lovers si Senator Aimee dahil... Oo, kapat- tsaka mahirap sa sitwasyon ni Senator Aimee yan eh. No, na syempre kapatid mo involved, tapos matalik na kaibigan mo din involved. Hindi mo alam kung kanino ka papabor dyan eh. Diba? Pag bumabor ka sa kaibigan mo, yung kapatid mo, pinagpapalit mo. Ganyan, sarili mong dugo. Tapos pag si Senator Aimee kumampi kay PBBM, ah, wala, hudas ka, hindi ka, diba? Hindi niya alam. Kaya minsan natatahimik na lang siya. Kaya sinasabi, ba tahimik si Aimee, hindi masyado. Diba? Parang kay Aimee, oh, kung sino sa inyo talaga magtatagumpay. Tsaka siguro alam naman ni Senator Aimee kung sino ang tama at mali sa kanilang dalawa. Para sa akin, wala namang ano eh, di ba? Wala namang ano kay Senator Aimee. Walang problema. No? Kasi ewan ko sa iba. Di ba? Kasi para sa akin, ang hirap talaga bumalanse eh. Kapag yung dalawang tao is ka-close mo, hindi mo alam kung sino yung kakampihan mo. Kasi ganun yung mga taong hindi traidor. Sa totoo lang. Yun ang mga taong hindi hudas. Kasi bumabalanse ka, hindi mo alam kung sino ang papanigan mo eh. Kasi yung mga taong hudas, yun yung mga sipsip. Diba? Kung sino ang mas malakas, dun siya. Kung sino ang mas mahina, ayaw niya. Yung tingin niyang mahina sa isip niya. Eh dito, hindi siya ganun eh. Wala siya parang pinipili. Pareho ko kayong ano? Pareho kayong malapit sa akin. Kaya pipiliin ko na lang tumahimik. Diba? Patid niya yung... nasasangkot eh. But alam naman niya na dahil sa alam niya na yung mas makapangyarihang tao sa presidente, yun ang nanggugulo. Kaya ipit si Senator Aimee. Salamat Senator Aimee sa iyong unwavering support kay VP Sara. Okay, si Attorney Panelo naman, anong response niya? Nako, maraming natutuwa. Siya natutuwa. DDS, Duterte supporters, tuwan-tuwa. Bakit? Kasi, pabulusok na ang popularity o rating ng presidente. Ngayon, kung si VP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya, bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si VP Sara. Kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa ano, wala na siya sa cabinet. VP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa posisyon, whatever nakapalpakan ng administrasyon ito, hindi na siya madadamay. Diyan natin malalaman yung sinasabi nila na kapag humiwalay si VP Sara, wala na yan. Di ba yung sinasabi ng iba? Diyan natin malalaman kung malakas si VP Sara na wala na siya sa kabinete ni PBBM. Di ba? Doon magkakaalaman yan. Saka maglabas ng survey ngayon sa mga susunod na taon, buwan o ano man. Diba? Saka maglabas ng survey. Ngayon, kapag bumagsak siya, ibig sabihin, oh, nagdadala lang sa kanya yung mga loyalist dahil sa ganito. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi. Pero kapag siya bumulusok pataas pa rin na wala na siya sa gabinete at nag-lead siya sa oposisyon, aba, talagang malakas talaga si VP Sara. Doon magkakaalaman yan eh. Yan natin malalaman. Kaya yan ang aabangan natin. Parang teleserye ng Batang Quiapo yan tsaka Black Rider. Meron pa akong ano, in-announce, no? Black Rider, Batang Quiapo, baka naman. Pwede akong kontrabida. Kunin nyo. So, you know, I agree sa ano. I agree dito sa pananaw ni Attorney Panelo na wise move ang pag-resign ni VP Sara para hindi maapektuhan sa pagbulusok ng rating ni PBBM. Okay, yung narinig ko kay Attorney Roque, ito palang SWS na survey noong first quarter itong year na ito, itinago nila yung grabing paglagapak ng rating ni PBBM. Ay? At saka ni Martin Romualde. Ang approval rating. Partida na yan, no? Si Tams, no? Tulong ng tulong, pero wala pa rin. Ni PBBM, bumagsak. 55 na lang.
ang disapproval rating niya is 20%. Kaya ang net satisfaction rating ni PBBM napakababa, 35% na lang, which is considered poor. Napakababa na yun. Na 2 years pa lang siya. Alam nyo kasi, ang nagbabagsak talaga kay PBBM, kung totoo man yan, ganito, yung mga alitap-tap talaga, ang lakas nyo manghina. Buong akala kasi ng mga alitap-tap, sa ginagawa nila, lalo silang tataas. Hindi mawawala sa amin ang power. Ang mga tao, mas lalong didikit sa amin. Hindi po kasi yan ang tinitigdan ng tao. Mantakin mo, siraan mo ba naman yung maraming supporter at alam ng mga taong may pinatunayan, Mariose? Diba? Ang dami-dami yung taktikang maiisip, ganun pa yung naisip nyo. Eh di, syempre naapektuhan sila. Imbis na sa mga Duterte maapektuhan, sila naapektuhan. Sa kanyang panunungkulan, hindi katulad ni PRRD nung panahon niya, umalis na lang si PRRD, nasa 80% ang kanyang net satisfaction rating. Kaya wala na talaga. Pababa ng pababa, spaghetting pababa ng pababa. Ano? Lalo na si Speaker Romualdez. Paano? 31% yung kanyang approval. Ang disapproval niya is 28%. 3% na lang ang ano, ang kanyang net satisfaction rating, malapit nang mag-negative rating si Speaker Martin Romualdez. Okay. Kaya Prime Minister na lang talaga ang tanging kasagutan diyan. Ang tanging kalutasan. Okay. Okay. Isa pa itong si Larry Gadon, pumapil na naman. Ano sabi ni Larry Gadon? Ang pagre-resign daw ni DP Sara, kasalanan. Nino, kasalanan ni PRRD at ang mga hired vloggers. Meron daw binabayaran ng mga vloggers. Na anong sinasabi? Palagi daw na tinatawag na bangag ang presidente. Eh, of course, si PRRD nagpasimuno niyan. Eh di, maraming vloggers na ganun na rin ang ano. Kaya, kasalanan daw ng mga hired vloggers at ni PRRD kung bakit nag-resign si DP Sara. Ano bang klaseng pag-iisip nitong Gadon na ito? Anyway, huwag na lang natin masyado. Basta, ganun ang statement niya. Okay. Hindi ganun. Para sa akin, alam naman natin lahat ang tunay na dahilan eh. Si ano naman, dating presidential commissioner Belheka, anti-graft commission, sabi niya, pagre-resign ni BP Sara ay dahil sa tension between Marcos and Duterte. Para hindi siya maipit sa tension, para hindi siya maalanganin sa kanyang pronouncement, mas mabuting nag-resign na lang. At ngayon, wala nang pumipigil sa kanya dahil wala na siya sa administrasyon. Medyo malapit-lapit. Okay? So, yun po ang mga comments ng mga taong nasa politika tungkol sa pagre-resign ng BP. Yun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Banat News Updates at syempre yung boses na yun na nagmula kay General Macanas. Ayan, ha? Kayong mga katunay, yun ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!